minutes, tapos na ako. Ang mensahe ko para sa mga bata. Nagulat ako pagpasok ko ito. Marami sa audience ninyo, pareho na ang buhok ko sa buhok nila sa akin. But just the same para sa mga kabataan, I want you to know, in summary, because other more qualified witnesses against martial law have already described the tortures, the extrajudicial killings, the abuses that were committed by the martial law regime of Mr. Marcos, na ngayon parang dinajustify at hindi nagbibigay ng anumang apology ang gusto magkandidato bilang vice-presidente. Huwag ko banggitin ang kanyang pangalan para hindi nangyayari siya madumduman in Visayan. So mga kapatid, para sa mga kapataan, under a democratic rule which we used to have prior to the declaration of martial rule, it was not a crime and it was guaranteed by our constitution that we have the freedom of speech and of the press. Pagdating ng martial law, tinanggal ni Marcos ang prensa, binabawal ang freedom of speech. Hindi po pwede mga ganitong forum during martial law. And I want you to know that, mga kabataan, ha? Para alam ninyong mabigat pala ang martial law. At marami na kayong namabasa the other aspect of martial law that is abhorrent to a free people ay yung pagtamasa, yung pag-oppress sa mga taong bayan sa kanilang mga karapatang pagtao. The human rights of our people must be protected because they give meaning to the lives of people living under a democratic rule but not under martial law. Sapagkat kung ang sasabihin mo ay labag sa gusto ng martial law, doon ka po pulutin sa kantungan o doon ba sa bikutan. Tulad ko, apat na beses lang na ako pinakulong. At that time, mga kapatid, mga bata, under a democratic rule, you cannot be arrested without a judicial warrant of arrest. Pero under martial law, inignore yan ni Hart at ang presidential commitment order, ang arrest and seizure order, yon po ang mga issuance noon na maaari kang hulihin at kulungin at i-torture kung gusto nilang gawin. Kaya po, mga kapataan, you have to speak out now while you have the chance to do so. And like the young people in the 70s, you must make a difference. Kailangan panindigan ninyo ang inyong karapatan at huwag pabalikin yung mga tao na hindi karapat dapat pabalik sa katulungan. So, you know, sometimes when I speak, para bagang naalala ko na nasa Senado ako, where we speak for about 4 hours without saying anything. Pero ngayon, mga kapatid, alam ko na limitado po ang panahon natin. Ang gusto ko lang bigyan diin na ang responsibilidad para sa kayusan ng isang gobyerno hindi po nasa mga kandidato lamang, nasa mga taong bayan na tingnan nila kung ang mga taong yun ay meron bang o karapat dapat bang bigyan ng katungkulan na kanilang which they are seeking. And so, with that, my dear friends, let me thank all of you for this opportunity, sapagkat marami rito, nakita ko noong mga panahon, si Trining, lalo na si Trining, at iba pa naman, si na Judy, etc., si na Bonnie, at iba pa mga kapatid natin. Talaga naman, those were the times na parang baka nakita mo kung sino yung mga tao
na may puso at damdamin para sa kamapatapang tao, which without which life will not be worth living. And that is what I want to leave with you, the youth of the land. You must make a difference. And the difference is that do not allow people of dictatorial tendencies to go back to power.